Hi guys, this is Master Feng Shui Ang. Today, ang pag-uusapan natin, it's about Year of the Rat. Okay? This coming January 25, 2020, we are going to celebrate the Chinese New Year. Okay? So, sa lahat ng mga tao, binabati ko po kayo ng Kung Hui Pat Choi, Xin Ni, Kuai Lo, Gong Si, Pat Kai. Okay. Anong ibig sabihin po niyan? Ang ibig po sabihin niyan, congratulations, wishing you prosperity. Ang ibig sabihin nun, binabati kayo na itong taon na ito, nakapasok po kayo. Kaya congratulations. Yung wishing you prosperity, sana itong taon na ito maging masaganang taon natin. So, yun ang ibig sabihin. At since Year of the Rat na tayo, sa darating na January 25, 2020, okay? It's a metal water rat. Okay, saan kinuha yung metal? Yung 2020, yung 2020 is under metal. At ang Year of the Rat is under water. So, ang tawag sa kanya is Metal Water Rat. Okay? So, guys, ito po yung mga rat na mga pwede natin bilhin. So, meron tayong mga hanging. Okay? Rodel, taas mo lang. So guys, papakita ko sa inyo, i-explain ko sa inyo. Okay? So ito yung mga hanging na inilalagay natin sa pinto ng bahay natin. Okay? So, meron din tayo na pag nagse-celebrate tayo ng Chinese New Year, meron tayong ginagamit na ganito. Nabubuksan natin to, lalagyan natin ng bigas, ng pera, saka ng candy, at ng ampaw. Para lang sa gano'n, pag sinalubong natin ang bagong taon, okay, para maging masagana ang taon natin. So, yun ang way ng Chinese kung paano sineselebrate ang New Year. Pwede natin gamitin tong mga ganito sa Western New Year o di kaya sa Chinese Lunar Calendar. Okay? Pwede gawin natin ang ganitong pagsa-celebrate na gumagamit tayo ng ganito. Okay? So guys, ito tandaan nyo ha. Ito yung mga sinasabit natin sa bahay na pwede natin bilhin sa lahat ng mga Lucky Charm store o yung mga ganito. Pero guys, alam nyo ba na pag bibili kayo ng mga ganito, mag-iingat po kayo. Lalo na doon sa mga taong pinanganak na rooster, rabbit, goat, at lalo na yung mga horse. Kasi may mga tao kasi na hindi alam kung sino ba ang kakampi ni Rat at sino naman ang kaaway ni Rat. Ang kaibigan ni Rat na mga zodiac sign is monkey, dragon, tsaka ox. Ito ang mga kakampi ni Rat. Pero ang mga kaaway ni Rat is yung mga taong pinanganak na rooster, rabbit, goat, at syempre, ang pinaka-mortal enemy niya, ang Year of the Horse. So yun yung mga tao na mag-iingat sa paggamit ng mga ganitong klaseng lucky charm na inilalagay natin sa bahay. So, guys, uulitin ko ha, kung bibili kayo ng mga ganito, ingat lang po. At kung bibili kayo, let's say, ako, hindi ako Year of the Rooster, hindi ako Year of the Rabbit, hindi ako Year of the Goat, hindi ako Year of the Horse. Pero remember, paano naman yung mga ibang nakatira sa bahay? Baka mamaya, ang mga zodiac signs nila ay yung mga nababanggit ko na hindi ka-compatible ni Rat. Kaya dapat mag-iingat po. Kung bibili po tayo ng mga bagay na pampaswerte, isipin natin kung ano, sino-sino rin ang mga nakatira sa bahay. Para na sa ganun, pag bumili tayo ng pampaswerte, lahat ng tao makikinabang, hindi yung tayo lang ang makikinabang. So guys, ulitin ko, ingat po sa pagbili ng mga ganitong lucky charm. So guys, since Year of the Rat na ngayon, papasok sa January 25, hangad ko sa lahat ng mga rat ay maging maswerte kayo. Pero, ikinalulungkot ko at ipinapaalam ko sa inyong lahat
na ang karamihan ng mga rat, 80% ng mga rat ay dadanas po ng mga negative. Ibig sabihin, hindi umaayon sa kanila ang taon nila. Bakit? Kasi sa aming paniniwala na kapag year of the rat ka at year of the rat din tong taon na ito, hindi po tayo blessed, hindi po tayo swerte. 80% magsasuffer, 20% ligtas. Ang ibig sabihin, hindi lahat. May iba suswerte, may iba hindi. Kasi sa amin, mas maigi, hindi namin zodiac sign yung taon na ito. Kanyari, year of the rat ngayon, dapat hindi ako year of the rat. Pero mapipigilan ba natin kung talaga yun ang taon ng kapanganakan nyo? Kaya guys, ang dapat lang po natin gawin, doon sa mga taong pinanganak na rat, kailangan po mag-iingat po kayo. Maging madasalin po. At maging lalo pang mas maging masipag. Kasi karamihan po ng mga taong pinanganak na rat, hindi aayon sa kanila, kaya matamlay ang taon nila. At mahina po sila, madali po silang ma-depress. Iiwas, kasi ang rat, kasi madaling umiwas eh. Takbo ng takbo. Kaya kadalasan, ang personality ng rat, masipag, pero kapag umira lang katamaran, talagang tatamarin talaga. Kasi ganun ang personality ng rat. Masipag, pero pag tinamad, talagang tamad. Okay? So ngayon, ingat lang po tayo. Kaya sa lahat ng mga taong pinanganak ng rat, sabi ko nga, hangad ko sa inyo, maging maswerte itong taon ninyo, maging masagana, at sana po, huwag po tayong gagawa ng masama, huwag po tayong palaaway, kasi kapag year of the rat ka at yung mga negative na yan dumarating sa'yo at lalo na gumagawa ka ng mga negative din, palaaway, palamura. Tapos, lahat big bill sa'yo. Parang lahat maiint ang ulo mo. Tapos, hindi ka marunong makisama. Ang mangyayari sa inyo, talagang bibigat ang taon ninyo. So guys, uulitin ko. Ang pakiusap ko sa lahat ng year of the rat, marami sa mga tao hindi naniniwala sa ganito. Hindi ko naman kayo pinipilit. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala. So, nire-respeto ko. Karamihan ang sabi ng iba, ay, hindi kami naniniwala dyan. Dahil kami, naniniwala kami na tao ang gumagawa ng swerte. Wala pong nagsabi sa inyo na mali po kayo. Tama po yan. Dahil totoo naman na ang tao ang gumagawa ng swerte. Pero lagi nyo tatandaan na ang mga pampaswerte namin, etong mga binibili nyo mga pampaswerte, is talaga naman para sa mga tao masisipag. Hindi naman kami nagbebenta para sa mga taong tamad na gustong iasa, maglalagay ng pampaswerte. Susuot sila ng mga bracelet ng mga pampaswerte, pero hindi naman talaga nagtatrabaho. Eh, mali naman po yun. Kaya guys, ako ulitin ko, ang pampaswerte ay para sa mga tao masisipag. Okay, guys, papakita ko naman sa iyo ang mga lucky charm na bracelet na pwede niyong bilhin. Samahan niyo ako. So guys, meron tayong mga bracelet na pwede niyong bilhin, no? Meron kayo tayong mga 7 days jade. Meron din tayong mga tinatawag na mantra na with Corales with Buddha. Okay? So ito, marami, meron din tayong mga cat eye with Corales. Okay? With Piao. Tapos sa bibig ni Piao, meron tayong tinatawag na Malawood. Okay? Tapos meron din tayong mga mantra bracelet. Okay? Mga mantra bracelet. Ito yung mga magagandang lucky charm para sa year of the rat. O ito, guys, ito. Meron din tayong mga tinatawag na malawood. Maraming klase ang malawood. Okay? Maraming nagtatanong, ano ba ibig sabihin ng malawood? Ang malawood, ito yung sinusuot sa katawan ng tao para lahat ng mga negative, inilalabas niya sa katawan ninyo. Isinisingaw. So kapag lagi nyo suot ang malawood, malaki na itutulong nito. Para siyang cotton. Diba ang cotton, sinisip-sip niya tubig. Etong malawood naman, ang sinisip-sip niya, yung mga negative na meron sa katawan ninyo. At isinisingaw niya sa kahoy. So labas sa katawan nyo, isinisingaw naman niya sa kahoy. So maganda itong mga malawood. Okay? So, meron din po tayo mga necklace na sinusuot. Katulad ng mga necklace na Evil Eye. Okay? Yung mga necklace na Piao.
Okay? Marami po tayong mga lucky charm na pwede natin bilhin. Guys, uulitin ko, ang pampaswerte ay para sa mga taong masisipag. Hindi po kami nagbebenta ng mga pampaswerte na ang intention magsugal. Honestly, ako, sisiguraduhin ko sa inyo na hindi kami nagbebenta ng mga pampaswerte na pangsugal. Pero sa mga ibang lucky charms to, hindi ko na po alam yan. Uulitin ko, hindi ko lahat pinipilit ang mga tao na maniwala sa pampaswerte. Tulad ng sinabi ko, talagang tao ang gumagawa ng swerte. Pero kapag ka, let's say, may problema, gusto niyo subukan, why not? Pero ulitin ko, hindi tayo nagbebenta ng pampaswerte sa mga taong tamad. Kasi ako, naniniwala ako na ang pampaswerte para sa mga masipag. Minsan nga, kahit hindi walang pampaswerte, hindi na kailangan eh. Basta't marunong lang kayo magtrabaho, marunong kayo makisama, at hindi naman kayo madaling sumuko sa buhay, hindi nyo na kailangan ng pampaswerte. Kasi ako, naniniwala naman ako, dasal eh. Pagkatapos, haluan nyo lang ng sipag at huwag tayong susuko sa buhay. Pero may mga iba talaga, bakit ba gusto nila ng pampaswerte? Kasi may problema. May kakaibang nangyayari na hindi may paliwanag. So, doon kami pumapasok. Ang punsoy, ang ibig sabihin ng punsoy, is para tulungan ng mga tao sa lahat ng mga negative na pinagdadaanan. Parang doktor. Ang doktor para manggamot. Ang abogado para magtanggol. Kami naman po as a punsoy para mag-alis ng mga negative o mag-alis ng mga kamalasan na meron sa buhay ninyo. So guys, ulitin ko, sa lahat ng mga bibili ng mga lucky charm, mag-iingat po kayo sa pagbili ng mga rat, ha? So sa mga taong pinanganak na rooster, rabbit, goat, at higit sa lahat, ang mortal enemy, horse, huwag po kayong bibili nito. At huwag din po kayong bibili ng mga ganitong mga imahe. So, hindi po maganda po yan sa lahat ng mga pinanganak na mga rooster, rabbit, goat, at higit sa lahat, ang mortal enemy, horse. Okay, so brother. So guys, tandaan ninyo ha, huwag niyong ipipilit kasi kapag marami na negative na nangyari sa bahay nyo, kasalanan ninyo. Kasi alam nyo guys, kami, ini-inform namin sa inyo. Kami, pwede naman namin sabihin hindi eh. Parang nasa ganun, marami kaming benta. Eh bakit ko sinasabi? Eh di karamihan ang lahat ng horse, rabbit, goat, at higit sa lahat ang horse, hindi bibili sa amin. Pero guys, sabi ko nga, ang hangad namin, turuan kayo. Hindi yung bibili lang kayo ng bili, mali ang binibili ninyo. Kasi may mga lucky charm store, ganun ang sinasabi lagi. Bili, bili, bili. Kasi maganda yan, lagay nyo sa bahay. O, mali. Walang manloloko kung walang nagpapaloko. Kaya gamitin natin ang talino. Kaya nga, binigay sa atin ng Panginoon Diyos ang utak sa taas. Kasi yan ang pinakamagandang weapon na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya gamitin natin. At yung mga lucky charm bracelet na binibili natin, halimbawa, bumibili kayo ng bracelet. At ang sabi ng mga lucky charm store, palitan nyo every year. Hindi totoo yan. Kung ayaw nyo magpalit at gusto nyo isuot pa rin yung nakarang taon na lucky charm, pwede. Hindi nyo kailangan magpalit. Kaya lang sinasabi ng iba na magpalit kayo every year, siyempre, negosyo, business. So uulitin ko, hindi nyo kailangan magpalit kung ayaw nyo magpalit ng pampaswerte na ginagamit nyo. Nung nakarang taon, gusto nyo pa rin gamitin itong taong 2020, pwede. Okay? Ngayon, kung gusto nyo dagdagan, pwede rin naman. Pero uulitin ko, ang sipag ay nasa tao. Ang swerte ay nasa tao. So guys, hanggang dito na lang po. Sa lahat ng mga gustong magpa-pre-consultation at libre hula, tumawag po kayo sa akin sa 7211-3815. Sa cellphone number ko sa Globe, 0917-897-3779. O sa Smart number ko, 0908-875-2911. So guys, hanggang dito na lang po. Libre po, wala pong bayad. Bye!